this video, I'm going to walk you through a step-by-step tutorial kung paano mag-open ng account sa Badoo, kung paano mag-verify, and at the same time, bibigyan ko rin kayo ng mga helpful tips kung paano ninyo mas may enjoy at mai-enhance ang inyong dating experience dito sa Badoo. So, if you're interested, just keep on watching. Okay guys, ito ang user interface ng Badoo. This is how it looks like. So for the sake of this tutorial, gumawa ako ng account para ipakita sa inyo kung paano ito gamitin. But after this, i-delete ko na rin ito kasi I don't really need it. So this is how it looks like. Profile, makikita nyo dyan yung mga preferences like I'm single, I'm looking for a straight guy, I like kids someday, I'm non-smoker, I drink sometimes, I speak English, and then makikita din yung height, your educational attainment. Para sa information na gusto mo private, pwede mo skip. Meron doon options. So, okay, this is how it looks like. Let's go back. And here, ito na yung mga searches na lumabas. So, when you swipe on the left, that means pass. Sorry, hindi ako decide. Sorry, guys. No. Okay, para hindi masayang yung oras na sa kakaswipe, gamitin natin yung filter. Dito mo i-filter kung anong age lang yung gusto mo. So, for me, I would say from 39 to, let's say, 45. Hanggang dyan lang tayo. And then sa advanced filters, you can see educational level, star sign, religion, photo verified, status, I'm looking for. Pwede mo i-select height, gusto nyo ng pets, sexuality, smoking, drinking, personality, everything. So, ito yung mga questionnaire na tignan mo lang sa inyo kasi individual ano yan, preferences. So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung user interface. And then dito nyo lang yung makikita yung mga guys na malapit sa area mo. Makikita nyo dyan kung ilang kilometer yung layo sa location mo. So, dyan pwede kang mag-search and then you can just click and start to message. Start conversation. Start to chat. Depende na yun sa inyo at depende kung saan bansa kayo naka-base, itatype nyo lang dyan sa filter. And for location, you can just type in kung saan bansa kayo naka-base. And then lalabas na yung mga members na naka-base din doon. So actually, this app is very easy to use. Very, very easy. I just want to show you guys how it looks like. So that's all. And I hope may natutunan kayo. At ngayon na meron ka ng account sa Badoo, pwede ka nang mag-start, mag-like, at mag-message sa mga members dito. At ang isa sa pinakamahalagang point na ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-start ng conversation. How do you break the ice? How do you kick off that conversation? How do you keep that conversation going? How do you break the ice? How do you kick off conversation na tipong may impact? Not the boring and usual way na hi, hellos, how are you, where are you from, diba? Kailangan ganitan mo ito ng bagong approach, bagong strategy. And one way for you to do that is by giving genuine compliment. If you see na may kasama siyang cute pets sa kanyang profile pic, like a cute cat or cute dogs, you can say, wow, you have such a cute dog. I have one too. Yung mga ganun, mag-start ka sa ganun and you could say, this kind of dogs are very clingy and needy. How do you handle that?
yung mga ganyang start of conversation. Or if you see na meron siyang sa picture niya, sa profile pic niya na background na places na napuntan niya din. For example, Korea, Sochi, or places like Thailand, or some other places for vacation, you would also comment na, oh, such a nice place, I've been there. Mga ganon. Tapos, pwede mo siyang tanungin kung kailan siya last na nagpunta doon. And ask kung ano yung places na nagustuhan niya as tourist, di ba? It's a good way to start the conversation. And also, guys, more importantly, when you start messaging or texting, kasi yun naman talagang umpisa, di ba? When you meet, they will ask for your number. And when you start like communicating every day through text, try to be more magkaroon ka ng variant. Wag lang yung isang personality. What do I mean by that? You cannot just be like the plain cute and sweet girl, you know. Wag kayo laging pa-sweet. You need to be like the real you. You don't need to pretend na lagi kang nice kahit nagalit ka na, but hindi ito nagtitext, hindi ito nagre-reply, you know. But also, one big point din doon, don't be so demanding, don't be so clingy or needy na kapag na-late ng reply, ang dami mo na, well, you, why don't reply me, mga ganon. When you guys just started to meet or magka-textmate pa lang kayo, huwag kang demanding, huwag kang needy, kasi it's a big turn-off. So, magbigay ka ng space dun sa guy. Huwag mo rin pakita masyado kang what word can I use? Interesado sa kanya. Okay? Balance lang. One big advice na naibigay ko sa inyo is to just enjoy the whole process. Enjoy the moment. Huwag niyong i-pressure yung sarili niyo. Don't stress yourself out sa mga expectation o sa kung anong mga bagay. Just enjoy. You know, kailanganin mo ng maigi yung tao. Get to know the other side of him. You know, just have fun. Kasi kung ipipressure mo yung sarili mo na kailangan maging jowa ko na to next week or kailangan he would ask me out on a date by tomorrow, you know, all things happen naturally. Kapag ka talaga mag-click kayo at meron kayong chemistry, it's something na hindi mo na kailangan pwersahin. It happens naturally. So, all I can say is just enjoy the moment, relax, and have fun. So, that's all for today's tutorial. I hope may natutunan kayo. And thank you sa panonood. And I'll see you on my next video. Don't forget to like and subscribe. Share with your friends. I will see you.